Samantala, alamin muli natin ang sitwasyon sa Bagong Silangan Elementary School sa Quezon City ngayong unang araw ng pagbabalik eskwela. Naroon ang kasama nating si Susan Enriquez. Susan? Nagbabalik po ang UH Eskwela 2024 dito sa Bagong Silangan Elementary School. Ang Bagong Silangan Elementary School po ay isa sa may pinakamaraming bilang ng mga estudyante. Sa ngayon po ay umaabot sa 9,200 plus ang bilang ng kanila mga estudyante para ngayong school year 2024-2025. At sa kabila ho ng mga bilang na yan ng estudyante, ang mga guro po dito ay umaabot sa 200 plus. Alam niyo po, ang Bagong Silangan Elementary School, kahit gano'ng karami ang bilang estudyante, dalawang shift ho siya. Isa sa umaga, yung 6 to 12 at 12 to 6 para ho ma-accommodate yung bilang ng mga estudyante. At itong nakalipas nga pong bagyong Karina at Habagat, ang eskwelahan pong ito ay ginamit din bilang evacuation center para doon sa mga kababayan natin dito sa bagong barangay Bagong Silangan na naapektuhan nga po nitong masamang panahon. At ngayon, alamin ho natin, dahil nakita natin yung mga estudyante, excited na excited silang bumalik ngayong araw nito. Suot ang kanilang mga uniforme, mga bagong paligo. At talaga naman excited na sila na makasama ulit yung kanilang mga estudyante, ang kanilang mga ka-classmate at matinayan yung kanilang mga teacher. Ngayon, malaman natin sa kanilang principal, mula kay Dr. Wilma Rosal, kung ano ang kumusta yung sitwasyon ngayon dito. Ma'am, good morning po. Welcome good sa morning. Unang hearing. Good morning. Magandang umaga sa unang hearing, yes, sa ating kapuso. Ma'am, nakita natin yung mga estudyante, excited na. Itong eskwelahan ginamit po evacuation center itong nakalipas na pagbiyo. Yes. Actually, ma'am, ano, ginamit ang aming paaralan ng mga evacuees natin sapagkat dito sa bagong Silangan Elementary School ay adjacent to this school is our evacuation center. Opo. Kaya lang nag-exceed na doon, kaya inaccommodate pa rin namin sila. So ngayon po, nabigyan namin at ngayon andito na ulit, babalik na sila. Well, ano po, may mga concern pa ba tayo dito sa eskwelahan o ulit na pagbabalik ng eskwela? Actually, ma'am, ready na lahat ang mga guro. Ready na ang ating mga kabataan, ano? At bago naman din nag-open ng ganitong open school classes natin, ay nakapagbrigada na rin kami. Nakapagbrigada siya. Yes. Kayo. So, yung bilang mo ng mga classroom, sapat ba o kailangan yes, magdagdagan? Sapat. Naman yes. Yung bilang ng mga guro. Mga guro, kung man meron pang counting kakulangan, ay ang ating division superintendent with Dr. Carlin Cedilla, with our NCR director, Dr. Jocelyn Andaya, ay mayroon ng deployment for our teachers within this week. Ayun. Yes. So, yung mga classroom pa, wala na akong kailangan linisin dito. Wala na, ma'am. Okay, wala na. Talaga ready na. Ayan. Ako, maraming salamat pa, ma'am. Si Dr. Wilma Rosal, siya po ang principal dito sa Bagong Silangan Elementary School. At talaga nakita ho natin dito kung gaano yung energy nitong mga estudyante. Ayun, yung mga alas 6 po kasi ang flag raising ceremony. At dahil nga medyo maliit yung kanilang court, ay nandoon na lang sa mga hallway, ma'am. Opo. Corridors natin, nandiyan ang mga kabataan na grade 2, grade 4. Ayan, hindi na ho sila mababa doon sa kanilang mga kung nasaan palapag man sila dahil nandoon na rin ang kanilang mga classroom. Pero kailangan ho sila ay maka-attend dito sa flag raising ceremony. Thank you again, ma'am. You're welcome. Si Dr. Wilma Rosal, ang principal po ng Bagong Silangan Elementary School. At tayo pipatuloy na maghahatid pa rin ang ating servisyo totoo dito sa nabanggit na paaralan. Back to studio po tayo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.